So sir, bandang uppercase. Ano ba, uppercase lang? Or ang bandang uppercase yung talaga main na name dito? So nung 2006, nagsara akong magbanda dito sa Toronto. Cover band, ganun. And then 2008, na-meet ko si Alan Lagat. Siya yung bassist ng banda. And then we decided to form a band na puro originals lang ang gagawin. And then pinadala namin guitarist Ramos, naging lead guitarist namin siya. And then doon kami nagtanong sa mga kaibigan namin kung anong magandang pangalan ng banda. And then a friend of ours, common friend namin, nag-suggest uppercase. Sabi ko, bakit uppercase? Eh apparently patingin lang si Kevin sa keyboard ng ano niya, ng laptop. And ayun, so doon nabuo yung pangalang upper. Sabi ko, okay naman, catchy naman. So yun. Pero naging ang bandang uppercase kasi we wanted to instill the Filipino style. I just want to ano, Kyle, gusto ko lang malaman yung ano ba, nawawala ba yung sound na nawala ako dun or dito, gusto ko malaman. Si Mark, medyo nag-choppy siya dun sa nag-choppy. Sige, ulitin natin yung sagot. Yeah, ulitin natin siya. Para hindi, so yung nung 2009, nung na-form namin ni Alan Lagat yung banda, nag-hire kami ng gitarista, si Michael Ramos, and then one of his friends suggested na for the name of the band, uppercase, ayun, kasi apparently nasa harap siya ng keyboard ng laptop niya, and yun, uppercase, naging uppercase para magkaroon ng Filipino side, yung which is yun naman talaga yung nature ng mga songs namin. Yeah. I think nilagyan yun ng spice yung ano, yung uppercase bilang isang Pilipino. Yun ang nangyari. Pero napanood ko na kayo dati sa Hard Rock Cafe. I think ano ni Sir Phil yun eh. Yun yung dating members like with keyboardist kayo and then ibang drummer, ganun. Yun yung yes. Yep, nagkaroon kami ng keyboardist before. Tapos sumali si Kyle 2014 bago kami umuwi ng 2014, sumama si Kyle. 2015. Oh. 15, yeah, 15. So, kami ng Pilipinas para mag-tour. Yan, yan. Nakuha namin si Kyle sa drummer. Ayan, so, from then, siya na yung naging drummer ng banda. So, paano ang naging usapan nyo doon na umuwi kayo sabay-sabay? Which is, nandito tayo sa abroad minsan. Ang hirap umuwi ng ganyang scheduling. Lalo na, hindi naman tayo magkakasama sa work. Ganun. Paano ang naging doon, preparation? Sige, Kyle, ka magsagot. hindi ko malalaman kasi planado na. Pala. Kailangan mo ako. Ikaw yung mga... Oo nga pala. Galing na sagot. Hindi ko alam eh. Hindi ko alam. Sure. Tama naman na. To be fair naman kay Kyle, kinuha namin si Kyle sa drummer, sabi namin, we're going to Philippines. On one hand, ikakasal na kasi si Alan nun eh. Oh, okay. And sa Pilipinas siya ikakasal. And then, I guess, ganun naman kami nag-usap nila Kyle, nila Joey, nila Alan na, you know, sa anong si Jason, yung keyboardist namin dati, like, if you guys wanna go to the Philippines to attend Alan's wedding, edi why not ikasal na natin yung tour, right? Or pag-promote ng album natin sa Pilipinas. At that time naman kasi, marami rin kami ang kakalalang mga producers sa Pilipinas or sa Manila. So doon, it was, ano, all the stars lined up, ika nga. Kaya natuloy yung 2015 na yun. And at one point, wala pa nga kaming drummer na makuha for that trip or for that tour. May nag-suggest na kumuha ng drummer sa Pilipinas. Pero sabi ko, I don't want to go to Philippines or to Manila and then makikipag-ensayo sa sessionist na drummer for a week and then saan mag-tour. No? So sabi ko, kuha natin yung drummer dito. And then siya na yung magiging drummer natin. Wow. Wow. And then si Kyle yun. And then siyempre, pagka-meet niya kay Kyle. Wow. Welcome. Ang ganda welcome. Ng ano nun ah. Ang ganda ng story ah. Sinama si Kyle and then inuwi ka agad sa Pilipinas. You know. Ang galing diba, Kyle? Ganun nga yung nangyari. Oo. Oh.